ba talaga ang kulang sa isang relasyon kung bakit hindi nagtatagal? Hello guys! Welcome to my channel. It's me, Aileen's Last Precious PH. At ngayong araw po na to ay meron po akong isang topic. Ito po ay tungkol sa usapang mag-asawa. At ang topic ko po ngayon ay tungkol sa kung ano ba talaga ang kulang sa isang relasyon kung bakit hindi nagtatagal. Disclaimer lang po, hindi po ako pinakamagaling dito sa usaping ito, pero ang sasabihin ko lang po ay base lang po sa aking karanasan, sa aming karanasan na mag-asawa, at sinasabi ko po to dahil gusto ko po makapagbigay ng magandang opinion kung ano po yung magandang gagawin para po magkaroon naman ng tinatawag na matibay na pagsasama ang mag-asawa. Kaya ito po, bago ko po umpisahan ang aking topic ngayon, magsa-shoutout muna po ako dahil po ay naka 500 plus subscribers na po dito sa YouTube. At sobrang nagpapasalamat po ako sa aking mga subscribers dahil kung wala po kayo, hindi po ako magkakaroon ng manunood. At meron pong mga tao akong pasasalamatan dahil isa po sila sa nagbigay ng tao dito sa aking channel. Simula-simula po ay nag-umpisa po ako sa wala. Ang aking channel po ay nag-umpisa last year, 2018, pero nagdalawang isip pa po ako na mag-vlog o humarap po ng ganito sa camera dahil ako po ay pinanghinaan ng loob dahil ako po ay isang simple lang at wala naman po akong kakayahan na sa tingin ko po ay mayroong magtatangkilik po sa aking channel. Pero nagkamali po ako dahil dito sa YouTube, iba pala, kailangan mo talaga na makipagkaibigan. At kahit dito po ako naka-experience na kahit sabihin natin na may isang tao na ang kanyang pamumuhay ay hindi po kayo magka-level, pero dito po sa YouTube na experience ko na kahit hindi ko po sila ka-level sa buhay o sa antas ng buhay, dito ko po sila nabibiro o medyo nakakausap po sila na hindi po ako nahihiya. Dahil alam nyo po, ako po ay isang mahihiyaing tao. Kaya dito po, nagpapasalamat ako sa YouTube dahil nagkaroon po ako ng boses at binigyan po ako ng opportunity ng YouTube. Makapagbigay po ako ng magandang opinion po sa lahat tungkol po sa usaping relasyon o sa usapang mag-asawa. Ayan guys, bago ko po umpisahan ang aking topic ngayon, magsa-shoutout muna ako sa mga special na tao na aking nakilala dito sa YouTube. Lahat naman po kayo special sa akin, pero itong mga taong ito ay ito po yung pinaka-highlight sa aking mga comment section. Kaya unang-una, ang aking isa-shoutout, ang aking sister sa California na si MTW Show. At pangalawa po ay si Kuya Silver Lines Vlog. Siya po ay malaki po ang naitulong sa akin dahil tuwing mag-ELS po siya ay marami po akong nakukuha mga kaibigan. At pangatlo po ay si Brother Hoods. Nitong mga nakaraang gabi po ay nag-a-attend po ako sa kanya ng LS at marami din po akong nakukuhang kaibigan. Isa pa po na naging kaibigan ko po dito sa YouTube ay si Sister Anthony Ang. Ayan po. Sister, shout out sa'yo. Ilang araw na akong hindi nakakabisita sa iyong bahay. Huwag po kayong mag-alala at pupuntahan ko po kayo.
Isa pa po ay si ang aking sister na si Ken Harden. Ayan po. Napakait din po itong kaibigan. Puntahan niyo po siya. At isa pa po ay ang aking, lagi po siya nagko-comment sa akin tuwing nag-a-upload po ako, si Kuya Black Shadow. At itong mga nakaraang araw po, bago ko lang po siya naging kaibigan, siya si si Mafit. Napapansin ko po ay lagi po siyang nagko-comment din sa aking mga ina-upload. Kaya shout out sa iyo, Sister Mafit. Ito po si Black Shadow at saka si Mafit ay hindi ko po nakikita ang kanilang mga mukha at sana po ay makita ko na po kayo. Ayan po. Ayan, umpisahan ko na ang aking topic. Ngayon po ay ang aking topic ay tungkol sa kung ano ba ang kulang sa isang relasyon, bakit hindi nagtatagal. Ito pong opinion ko po na to ay inuulit ko ay based lang po sa aming karanasan ng mag-asawa. Ay naamin ko po, nung umpisa po ay talagang hindi din po maganda ang aming pagsasama, lalo na nung bago pa lang po kaming kasal. Pero ngayon po na tumagal na po kami, umabot na po sa 18 years ang aming pagsasama, 18 years na po kaming kasal, natutunan po namin na ang isang matibay na pagsasama ay nagbabase po sa pagiging pagpakumbaba sa bawat isa. Yun po sa mga napapansin ko pong relasyon na hindi nagtatagal ay yun po ang kulang sa kanilang relasyon, ang humility, pagpapakumbaba po. Kasi kung kapwa po kayong tanggap nyo ang inyong kahinaan sa isa't isa, 100% po na talagang magtatagal po ang inyong relasyon. Kapag ang relasyon nyo po ay walang humility, yung bang parang hindi nyo mapatawad ang isa't isa, yun po, magkakaroon po kayo ng problema at hindi po talaga magtatagal ang inyong relasyon. Ayan po, isang tip ko po sa inyo para tumagal po ang inyong pagsasama ay humility, pagpapakumbaba po sa bawat isa para kung alam nyo po kung paano yon ay pagpapatawad po. Ang pagpapatawad po sa bawat isa kung sino man po ang nagkamali sa inyo, magpakumbaba po kayo, tanggapin niyo po kung ano man po ang kanyang kasalanan at patawarin niyo po siya. Kasi buhay mag-asawa po ay talagang ano, kung talagang gusto niyo po na maging matibay po ang inyong pamilya, kailangan po talaga ng sakripisyo. Kaya yan po ang isa sa maipapayo ko, isang tip na yon para tumagal po ang pagsasama. Kasi karamihan po sa napapansin ko po talaga na hindi nagtatagal ang pagsasama ng mag-asawa o kahit hindi mag-asawa o na isang relasyon ay dahil sa wala po silang pagpapatawad sa isa't isa. Ayan po. Ito lang po ang masasabi ko sa aking vlog na to at inuulit ko po, kung bago po kayo sa ating channel, please subscribe at huwag niyo pong kalimutan na pindutin po ang bell button para ma-notify po kayo sa aking mga susunod na mga videos. Maraming salamat po sa panonood at mabuhay po tayong lahat at naway maging maganda po ang ating career dito sa YouTube at God bless po sa lahat ang sa susunod po ng aking vlog. Bye-bye po. Marami pong salamat.